Magandang araw mga ka-rides. Ngayon, mag-check tayo ng settings ng 4K Ultra HD Cam. Ito na siya. Open natin. So, pag in-open mo, click mo lang to long press 0 mga 3 to 5 seconds yung mode. Ayan, yan na siya. Open na siya. Then, ito may memory card na nilagyan ko na ng memory card. Ito, i-click mo lang tong okay. Naka-ano na siya, naka-record. Standby na siya, naka-standby. Pag pinindot yung okay, yan, nagre-record na siya. So, nag-start na yung recording time niya, pag ganyan. So, pag in-stop mo naman na, pindutin mo lang din yung okay. Yan. Tapos, punta ka sa mode, yung nasa likod. Pindutin mo lang. Mapupunta siya sa camera. So, ito naman, pag nag-take ka ng photos. Then, next mode, kikita doon yung mga ni-record na videos. So ito yung doon sa videos nung sa ano ko. Sa moto vlog or sa minount ko sa helmet. Mamaya papakita ko naman yung result niyan. So next pindot na settings, makikita mo yung resolution. So ano bang meron sa resolution? Then okay mo lang siya, okay. So ako ginagamit ko ng resolution itong 1080 FHD 30fps. So yun sa ngayon na ginagamit ko at na-test ko na. So yung iba di ko pa natitest yung iba kung anong result niyan. So yan yung pagpipilian. So yan, WVGA 720 1080. Yan, sa akin ito ngayon. So hanggang 4K siya, 30fps. As of now, sa akin dito siya sa 1080. So yan, so pag nakapili ka na ng magandang settings, so balik ka ulit sa ano, mode sa likod. Datin mo lang yung mode. Tapos pili ka naman ng ibang settings. Okay. So yun, ako dito lang ako sa zero. So kayo, check na lang siya kung saan kayo dun sa ano. Saan siya magustuhan. Then, back to mode. Then, motion detection. Okay. Ito kasing motion detection, in-off ko na siya. Kasi una, nalilito ako ng tong cam na to kung paano gamitin eh. Na-discover ko na naka-on pala yung motion detection ko. Kasi for example, ito in-off ko, motion detection. Kung babalik tayo dun sa ano, dito magre-record lang to pag pinindot ko yung okay, napapansin nyo. Pero pag inon mo yung motion detection, kahit di mo pindutin yung okay, pag nagalaw-galaw siya, automatic nagre-record. Check natin, pakita ko sa inyo. Ito siya, diba? Motion detection. So pag inon ko yan, oh na siya. Then balik tayo yan, di ko pinindot yung okay, di ko pinindot, automatic na siya. Pag nagalaw mo yung camera, automatic siya na nag-on, na nagre-record. Kasi based dun sa manual, nabasa ko, pwede siya gamitin dun sa bahay. Siguro for security na rin, basta pag may ano, gumagalaw, automatic siya na nagre-record. Pero pag hindi, pag nakalapag lang naman siya, kasi lang din makikita eh. Yan, pag nakalapag lang siyang ganyan, hindi siya nagre-record. Basta pag nakadetect lang siya ng motion, nagre-record. Ako, hindi ko siya ginaganan kasi kailangan kong ano, gusto ko kontrolado ko na kailan ko siya gustong mag-record o hindi. So yun na nga, so ganun siya, motion detection. Okay mo lang siya, kaya ako ino-off ko yun. Ito, cyclic record, off ko lang din siya sa akin. Okay, record audio, so pwede mo rin kasi i-record yung audio, pwede rin hindi. Nasa yun na, so ako ni-record ko lang yung audio para yun, complete details tayo kung anumang mga meron sa ating na ka-capture. So yun, on siya. Then date level, so settings lang ng date level, so yes mo siya. Date level, ito yung ano, gusto mong sa video mo is naka-level yung date, so yes ko siya. And photo resolution, so ito yung maximum niya, 16 megapixel, so 16 ko siya. So yan, so meron din siya VGA. So sa akin, 16 megapixel. So yun. Then image quality tayo. So pinili ko fine. So ito yung settings niya, may normal, may economic. So capture time, so pwede 3 seconds timer, 5 seconds timer, 10 seconds timer. So sa akin, single lang, single. So check natin kung ilan lang. Mayroon din 20 seconds timer. So yung akin, single lang siya. Okay. So sa acuity naman, ako yung naka-normal lang sa akin. So nasa sa inyo kung gusto niyo strong or soft lang.
So normal lang. Then white balance, auto, kung medyo madilim, meron din cloudy, tungsten, fluorescent. Sa akin naka-auto lang siya ngayon. Then okay. Then screen savers, enough ko lang kasi para nakokontrol ko lang din kung kailan siya gustong mag-off. So kasi kung isisit yung 1 minute, so 1 minute automatic na mag-off na siya. So yun, and auto power off. So auto power off, di ko na siya nilagyan ng settings. Para yun, gusto ko kasi nakokontrol ko yung device. So anytime kasi pag nilagyan mo siya ng time, 1 minute, so automatic yun, 1 minute, nag-off na yun. So off ko lang siya, yun sa akin. Then language setting, English tayo. Data setting. So yun, yung date naman, check nga, ito nakaset itong date ko ngayon. So okay na siya. Wi-Fi. So itong Wi-Fi naman, so papakita ko sa inyo yung sa Wi-Fi. Ito namang sa Wi-Fi. Ito yun, pwede mo siya kasing i-edit. Right side nilagay ko na. Ito yung ano natin, yung channel natin, right side. So pwede mong i-edit yung ano, yung nakapula. Diba ganyan R, pindutin mo lang itong ano. So halimbawa yung R, yan yung nakapula na pula. So pag binago mo siya ng letra, pindut ka lang dito sa up and down button para magbago din siya. Diba R, ganyan, babagawin mo lang siya. Then diba pag okay na, diba R, okay na ako. Then pindut ko lang okay. Then continuous na yan sa lahat ng letra na babagawin mo dyan. So pag okay ka na dyan lahat, balik ka lang sa mood. Pindutin mo lang yung, so babalik siya dun sa pinaka setting ulit. So pupunta tayo dun sa may Wi-Fi password. Then sa Wi-Fi password, so dun mo isi-set ngayon yung password ng Wi-Fi mo. So ako, ito yung password ng Wi-Fi ko. So same lang din, kung yung ginagawa mo, paano mo siya binago dun sa name ng Wi-Fi mo, ganun lang din ang gagawin mo sa pagbago nitong password. So back to mode again. Then ito sa delete, if you mayroon ka mga i-delete, so yan, pipili ka lang dyan, delete this or delete all. Then back to mode. Then ito, file is locked. Lock this kung mayroon ka mga ilalock na file. So marami siyang mga choices actually. So back to mode. Then beep sound. So yan, beep sound, naka-on yung beep sound ko. Yan, on. Then photo brushed, ako in-off ko siya. So kayo kung anong gusto nyong ano, settings, kung 3 sequence, 5 sequence, 10 sequence. So ako naka-off lang. So yun, back to mode again. Then format, gusto nyo format. Then restore factory settings, restore factory. Then dito version, makikita mo kung version. Ito yung version natin dito, is 2019-08-30V001. So yun lang naman ng sa settings nitong 4K Ultra HD Cam. So back to mode ka. So yun lang. Kung gagamitin mo na siya, check mo na lang kung anong maganda, depende sa panahon o magandang gamitin. Depende sa, di ba ako motovlog, mabilis yung So ito na po yung settings ng aking cam at ang result ng video. So yun lang po ang about sa features ng settings of this cam. Kung nagustuhan nyo itong video, maaaring palike na rin para mapanood ng iba. Maraming salamat. Don't forget to subscribe and press the notification bell para updated ka sa aking mga bagong videos. Stay safe everyone.